Yan po yung mga winamay natin. So, mga bobo po yan, mga kapigmate. So, mga kapigmate, ako po dito ay nag-aalaga po ng mga piglet. Ang number one pinag-aralan ko muna ay yung maiwasan yung pagtatay ng piglet. Kung paano yan, mga kapigmate, manood lang po kayo ng mga vlog ko, mga kapigmate, malalaman nyo kung paano iwasan yan. So, ayan. So, mga kapigmate, ayan. Ayan po, mga kapigmate. May gusto kong sabihin sa inyo na about doon sa mga buzzer natin, about sa pagwawalay ko ng 15 days. Mga kapigmate, hindi po lahat, sabihin natin kasi mga pigmate, marami rin ako subscriber na buzzer ko ha. Ang kalimitan kong buzzer, mga kapigmate, mga technician, ang baboy. Mga technician, mga pigmate ha, technician. So, kalimitan din dyan yung mga farm. May mga alaga ng baboy. So hindi po ako sa inyo yung pagalingan sa inyo at kailangan ko raw muna mag-orientation bago ako mag-alaga ng baboy. So mga kapigmate, sorry hindi ako napag-orientation na, hindi ako napag-aral tungkol sa baboy. So gusto ko lang mag-comment mga bossing doon sa mga nagano kay Boss Jan Jerry Alto, mga bossing. So madami kasing mga vlogger, mga bossing, lalo sa farming, hindi lang sa pagbababoyan yung ating sinusubaybayan, mga boss. So makita nyo rin sa video, mga bossing, na ni Boss Jan Jerry Alto na nakasubscribe tayo doon. Kasi kasi most of my knowledge, mga bossing, sa pag-aalaga ng baboy, karamihan nun is online. So mga online information yung ating kinuha. Mga ideas para matuto din tayo sa pag-aalaga ng baboy. We have some books also, mga bossing. May mga libro tayo. Pero ginagawa natin is kino-compare natin doon sa mga vlogger. Kasi yung mga vlogger kasi yung gumagawa noong actual or yung reality na. Kasi books sometimes are more on theoretical, mga bossing. Pero yun naman ay mga experimentation ng mga malalaking farm, mga bossing. Kaya nga lang, yung mga hog raiser natin, yung mga farmers natin, meron kasi silang sarisariling technique or ideas doon sa papaano nila alagaan yung kanilang mga baboy, mga bossing. And ang atin lang naman, mga bossing, doon is kahit naman anong technique mo, idea or approach yung gamitin mo, basta we have that the same result, mga bossing, na maganda yung output ng mga alaga natin na ibebenta natin, lalaki sila ng maayos, mga bossing. So same as sa mga bossing, sa pag-aaral kasi yan, may iba't ibang gaya ng mathematics, mga bossing, kasi more on mathematics kasi yung mga subjects ko nung college, mga boss, kasi engineering po yung ating pinag-aralan. And sabi ng teacher ko, mga bossing, may iba't ibang approach on how to solve a certain problem, mga bossing. So depende yan, mga bossing, kung anong solution yung gagamitin mo, anong formula yung gagamitin mo. Basta ang importante dyan, you came up with the same result doon sa talagang tunay na answer, mga bossing. Ngayon yung ginagawa naman ni Boss Jan Jerry doon sa pagwawalay ng maaga doon sa kanyang piglets, mga bossing, naniniwala naman ako, mga boss, na hindi yung ginawa-gawa lang niya, talagang practice niya yon, mga bossing. Ngayon tayo naman bilang viewers, intindihin natin at huwag nating gagayahin agad. Napaka-importante, mga bossing, na alam natin yung idea, bakit niya iniwawala ng maaga, ano yung kanyang procedure and processes, bakit naiwawala niya ng maaga. Kasi in reality, mga bossing, ang standard natin dito sa Pilipinas is 28 and 30 days yung winning time natin or yung winning period natin sa mga piglets, mga bossing. Ngayon, kung naiwawalay ng isang mag-aalaga ng baboy yung kanyang mga piglets in 15 days and 24 days, then that is very good, mga bossing. Napakaganda nun. Kaya nga lang, mga bossing, meron talaga yung mga ma-encounter ka na problem dyan, mga bossing. Kaya lang, since si Boss Jan Jerry, mga bossing, ay yun yung kanyang pinag-aralan na approach
na magwali ng maaga, alam niya yung mga consequences, mga bossing. Alam niya yung preparation, mga boss, para maiwalay niya ng maayos yung kanyang mga piglet. So tayo naman bilang nanonood at nag-aaral sa mga video tutorial, mga bossing, sabi ko nga minsan, mga boss, tapusin nyo talaga. Kasi yung mga entertainment, ayos lang kahit di mo tapusin yung video, kasi that is for entertainment purpose only. Kaya lang yung mga video tutorial, mga bossing, lalo pag alaga ng baboy na very risky, is kailangan mo yung maintindihan ng buo yung sinasabi noong nagtuturo, mga bossing, kasi that is a tutorial, mga boss. Ngayon, intindihin natin ano yung mga preparation niya, ano yung mga alam niyang consequence na mangyayari sa piglet niya. So dapat alam natin, mga boss, before we decide na gayahin yung kanyang ginagawa, mga bossing. Huwag nating i-bash yung tao, mga bossing, kasi yun ay kanyang ginagawa talaga in reality doon sa kanyang farm, mga bossing. Ngayon, ganito, mga bossing, magsishare lang tayo ng kaunting experience ko rin, mga bossing, sa ganyang situation na pagwawalay ng maaga. So, nakapagwalay siya ng maaga, mga bossing, kasi maaga din siya kasing nagtuturo sa mga piglets niya na kumain. So, maaga pa lang, napapractice na yung mga bituka ng mga piglets, mga bossing, para i-process or i-digest yung pagkain. Kaya kahit maaga niyang naiwawalay, so okay na yung mga piglets, okay na yung digestive system, mga bossing, nasanay na sa pagkain ng feeds, kaya hindi nagkakaproblema, mga bossing. Kasi ang problem niyan is gayahin ninyo, tapos di pa naman maayos kumain yung mga piglet ninyo, madadali yung inyong mga alaga, mga boss, kasi hindi yan maayos matutunawan. Hindi gaya nung kanya na naipractice na yun, mga bossing. So kailangan malaman nyo talaga yung mga dyan, yung pinaka-context ng kanyang sinasabi, mga bossing. So ganun yun, Tapos, yung maaga kasing pagwawalay, mga bossing, pagka hindi sanay sa feeds yung inyong mga alaga, is possible talaga yan magtai, mga boss. Okay, so kasi that is indigestion, mga bossing. Hindi matutunawan ng maayos yung mga piglets. Ngayon, tayo sa farm, mga bossing, doon sa ating Carnoso Pig Farm, 30 days talaga yung ginagawa natin, mga boss. So hindi pa ako nakapag-practice, mga bossing, kasi 30 days, since yung practice ko ng feeding sa mga piglets, iba kasi yung approach ko naman. So hindi ako nagtuturo ng maaga sa mga piglets, mga bossing. So nasa 18 to 21 days ako magpakain sa mga piglets. Kaya delay rin yung nade-delay yung pagwawalay ko sa kanila. But in reality, that is standard, hindi naman yung delay. Kasi 28 to 30 days is standard natin ng pagwawalay sa mga piglets natin dito sa Pilipinas, mga bossing. Ngayon, yung magiging problem natin dyan talaga, mga bossing, gaya ng sinasabi ni Sir John Jerry na hindi siya gumagamit ng mga gamot, preventive man yan or treatment ng mga antibiotics or mga electrolytes, mga bossing, ganun. Basta gamot, in general, sabi niya, hindi siya gumagamit. Ang pinaka-problem natin dyan, mga boss, pag wala kayong idea doon sa medication, is darating yung time, mga bossing, there will be a time sa pag-farming natin, sa pag-alaga ng mga baboy, natatamaan talaga yan ng sakit, mga boss. There will be a time. Dati, mga bossing, nung isa pa lang yung inahin ko, hindi tinatamaan ng pagtatai yung baboy ko. Wala akong problema sa inahin, wala. Kasi yung alaga ko, focus ako doon kasi isa lang naman, isang inahin. Then, ganun. So, matagal siya bago makapanganak. Pero, nung time na dumami na yung inahin ko, umabot na ako ng 8, 10, 14 na inahin, dun na lumabas yung iba't ibang samot-saring masaklap na problema sa pag-aalaga ng baboy, mga boss. Kasi madami na sila, mga bossing. Tapos, yung ating farm, mga bossing, since madami tayong alaga, madami yung bumibili, marami na tayong bisita doon sa farm. Mga tao which are carriers, mga bossing, ng mga viruses, bacteria, mga carrier yung mga tao. Tapos, minsan, bumibili pa tayo ng mga piglets, mga bossing, as for replacement doon sa ating mga stock ng mga alaga doon sa farm. Kaya, yung mga bacteria, mga bossing, nadadala ng mga tao, ng mga baboy na binibili natin. So, ang nakikita kong magiging problem ni Sir John Jerry dyan, pag dumami na siyang alaga, dumami na yung tao na pumupunta sa kanyang farm, is yung contamination.
So, maaari yung fungal contamination, bacterial contamination, viral contamination doon sa kanyang farm. So, sa ating mga farm kasi meron yung mga resident bacteria or mga microorganism, mga bossing. Ngayon, pagka magkaroon ng contamination ng ibang mga bacteria doon sa ating farmland, doon sa ating area sa Babuyan, magkakaroon ka na ng ibang mga resident bacteria doon in which sometimes harmful, gaya ng mga bacteria ng swine dysentery, mga bossing, E. coli. Pagka yan dumami sa farm mo, mga boss, lalo at pag madami ka ng alagang inahin, madami na yung mga tae, mga bossing ng mga baboy, which are decaying materials, mga boss, dadami na, makukontaminate na yung farm mo. So, doon ka na makakaranas ng iba't ibang problema. So, kailangan, pagka ganun, marunong ka talaga sa medication. That is panlaban mo. So, habang wala pang sakit yung mga alaga mo, that is good, mga boss. Pero, pagka magkaroon na ng mga sakit, mga contaminants doon sa iyong farm, kailangan, alam mo naman on how to treat your piglets or your pigs, mga bossing. So, kailangan yon. So, at least, hindi mo man alam ngayon, pag-aralan mo na. Kasi, alam mo, kung gagayahin ninyo yung ginagawa ni Sir John Jerry, so, nagagawa ninyo, walang problema, walang sakit yung inyong mga alaga. Pero, when the time comes, mga boss, na magkaroon ng problema na yung inyong mga alaga, then, magagamit mo na yung pinag-aralan mo sa mga medisina. Pagka wala kang background sa ganun, maaari talagang maging malaki yung mortality, lalo kung marami ng alaga doon sa farm mo. Kasi pag yan tinamaan, halimbawa ng swine dysentery, tas marami kang naiwalay ng mga piglets, hawa-hawa yan. Pag di mo alam yung approach on how to medicate that piglets, possible, maubos yung mga piglets, mga boss. So yun, akin naman, mga bossing, is wag nating anuhin si Sir John Jerry kasi that is his approach sa pag-aalaga, mga boss. So yun, so ano na lang, respect na lang doon sa mga ano, sa mga, kasi hindi naman, kasi malaki na rin yung na-share at naiambag ni Sir John Jerry sa farming, mga bossing, sa pag-aalaga ng baboy, mga boss. Sometimes we need to understand lang yung kanyang way or approach, mga bossing. So kailangan intindihin natin na maayos. Kasi pagka hindi natin buong naintindihan yung bagay na sinasabi niya, that's the time, mga bossing, na binabash natin yung tao. So yun lang yung masasabi ko dyan, mga bossing. Salamat po sa inyong palaging panonood. Salamat sa Diyos.